nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy, Talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, Talakayan, nakikinig ang buong isang bayanan. Simula alas 4 hanggang alas 5 magpasaka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng Linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto, kung meron kang issue at mga komento, kung meron katanungan pwede kang magreklamo sa programang talagang number 1 sa estasyon na maaasahan. Huwag mahihiya na ito ay banggitin, sigurado na ikaw ay papansinin. Ang Talakayang talagang kakaiba, kung nakikinig ka, Pinoy kang talaga. Pinoy, Talakayang, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, Talakayang, nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy, Talakayang, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, Talakayan, nakikinig ang buong isang bayanan. Ang ating gobyerno ay walang ginagawa, kaya ang kahirapan ay lalong lumalala. Kawawa naman ang lahat ng dukha, na hanggang ngayon isa kahit isang tuka. Ang ating kalikasan na di maiiwasan, kahit na anong gawin siguradong bababawasan. Ng bahay sa lakas ng bagyo, na walang ginawa kundi ang mamarwisyo. Ang ating komunidad, probinsya o syudad, hindi na aaseso kung walang abilidad. Bata o may edad, siguradong mahuhuli ng mga pulis, PNP, Intel, Cavite. Mahilig dumiskarte, walang waranto pares. Ang dapat sa inyo, ang tsapa ay inaalis. Kaya ang panawagan ko sa ating Pangulo, gawin nyo ang lahat para ang tao'y di sumuko. Pinoy, Talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, Talakayan, nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy, Talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, Talakayan, nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy, Talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, Talakayan, nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy, Talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, Talakayan, nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy, Pinoy, Pinoy. Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, Talakayan, nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy, Talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, Talakayan, nakikinig ang buong isang bayanan. Simula alas 4 hanggang alas 5 magpasaka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng Linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto, kung meron kang issue at mga komento, kung meron katanungan pwede kang magreklamo sa programang talagang number 1 sa estasyon na maaasahan. Huwag mahihiya na ito ay banggitin, sigurado na ikaw ay papansinin. Ang Talakayang talagang kakaiba, kung nakikinig ka, Pinoy kang talaga. Pinoy, Talakayang, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, Talakayang, nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy, Talakayang, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, Talakayan, nakikinig ang buong isang bayanan. Ang ating gobyerno ay walang ginagawa, kaya ang kahirapan ay lalong lumalala.
Kawawa naman ang lahat ng dukha na hanggang ngayon isa kahit isang tuka. Ang ating kalikasan na di maiiwasan kahit na anong gawin, siguradong bababawasan ng bahay sa lakas ng bagyo, na walang ginawa kundi ang mamarwisyo. Ang ating komunidad, probinsya o syudad, hindi na aaseso kung walang abilidad. Bata o may edad, siguradong mahuhuli ng mga pulis, PNP, Intel, Cavite. Mahilig tumiskate, walang warant o pares. Ang dapat sa inyo, ang tsapa ay inaalis. Kaya ang panawagan ko sa ating Pangulo, gawin nyo ang lahat para ang tao'y di sumuko. Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan! Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan! Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan! Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan! Pinoy! 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 Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan! Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan! Simula alas 4 hanggang alas 5 magbasa ka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng Linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto, kung meron kang issue at mga komento, kung meron katanungan pwede kang magreklamo sa programang talagang number 1 sa estasyon na maaasahan. Huwag mahihiya na ito ay banggitin, sigurado na ikaw ay papansinin. Ang Talakayang talagang kakaiba, kung nakikinig ka, Pinoy kang talaga. Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan! Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan! Ang ating gobyerno ay walang ginagawa, kaya ang kahirapan ay lalong lumalala. Kawawa naman ang lahat ng dukha na hanggang ngayon isa kahit isang tuka. Ang ating kalikasan na di maiiwasan kahit na anong gawin, siguradong bababawasan ng bahay sa lakas ng bagyo, na walang ginawa kundi ang mamarwisyo. Ang ating komunidad, probinsya o syudad, hindi na aaseso kung walang abilidad. Bata o may edad, siguradong mahuhuli ng mga pulis, PNP, Intel, Cavite. Mahilig tumiskate, walang warant o pares. Ang dapat sa inyo, ang tsapa ay inaalis. Kaya ang panawagan ko sa ating Pangulo, gawin nyo ang lahat para ang tao'y di sumuko. Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan! Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan! Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan! Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan! Pinoy! 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 Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan! Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong
buong Pinoy. Isang bayanan. Simula alas 4 hanggang alas 5 magbasa ka ng dyaryo. Tumutok sa radyo kasama ang tatlo sa araw ng Linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto. Kung meron kang issue at mga komento, kung meron katanungan pwede kang magreklamo sa programang talagang number 1 sa estasyon na maaasahan. Huwag mahihiya na ito ay banggitin. Sigurado na ikaw ay papansinin. Ang Talakayang talagang kakaiba. Kung nakikinig ka, Pinoy kang talaga. Pinoy! Talakayang kay Paski, kay Danny at kay Billy Juan. Pinoy! Talakayang nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy! Talakayang kay Paski, kay Danny at kay Billy Juan. Pinoy! Talakayan, nakikinig ang buong isang bayanan. Ang ating gobyerno ay walang ginagawa, kaya ang kahirapan ay lalong lumalala. Kawawa naman ang lahat ng dukha na hanggang ngayon isa kahit isang tuka. Ang ating kalikasan na di maiiwasan kahit na anong gawin, siguradong bababawasan ng bahay sa lakas ng bagyo na walang ginawa kundi ang mamarwisyo. Ang ating komunidad, probinsya o syudad, hindi na aaseso kung walang abilidad. Bata o may edad, siguradong mahuhuli ng mga pulis, PNP, Intel, Cavite. Mahilig tumeskate, walang waranto pares. Ang dapat sa inyo, ang tsapa ay inaalis. Kaya ang panawagan ko sa ating Pangulo, gawin nyo ang lahat para ang tao'y di sumuko. Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Billy Juan. Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Billy Juan. Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Billy Juan. Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Billy Juan. Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy! 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 Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Billy Juan. Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Billy Juan. Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan. Simula alas 4 hanggang alas 5 magbasa ka ng dyaryo. Tumutok sa radyo kasama ang tatlo sa araw ng Linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto. Kung meron kang issue at mga komento, kung meron katanungan pwede kang magreklamo sa programang talagang number 1 sa estasyon na maaasahan. Huwag mahihiya na ito ay banggitin. Sigurado na ikaw ay papansinin. Ang Talakayang talagang kakaiba. Kung nakikinig ka, Pinoy kang talaga. Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Billy Juan. Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Billy Juan. Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan. Ang ating gobyerno ay walang ginagawa, kaya ang kahirapan ay lalong lumalala. Kawawa naman ang lahat ng dukha na hanggang ngayon isa kahit isang tuka. Ang ating kalikasan na di maiiwasan kahit na anong gawin, siguradong bababawasan ng bahay sa lakas ng bagyo na walang ginawa kundi ang mamarwisyo. Ang ating komunidad, probinsya o syudad, hindi na aaseso kung walang abilidad. Bata o may edad, siguradong mahuhuli ng mga pulis, PNP, Intel, Cavite. Mahilig tumeskate, walang waranto pares. Ang dapat sa inyo, ang tsapa ay inaalis. Kaya ang panawagan ko sa ating Pangulo, gawin nyo ang lahat para ang tao'y di sumuko. Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Billy Juan. Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy! Talakayan! Kay Paski, kay Danny at kay Billy Juan. Pinoy! Talakayan! Nakikinig
bayan ng Pinoy. Talakayang kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayan ng Pinoy. Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayan ng Pinoy. Pinoy, Pinoy. Pinoy, talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayan ng Pinoy. Talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayan ng simula alas 4 hanggang alas 5 magbasa ka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng Linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto, kung meron kang issue at mga komento, kung meron katanungan pwede kang magreklamo sa programang talagang number 1 sa estasyon na maaasahan. Huwag mahihiya na ito ay banggitin, sigurado na ikaw ay papansinin. Ang talakayang talagang kakaiba, kung nakikinig ka, Pinoy kang talaga. Pinoy, talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayan ng Pinoy. Talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayan ng ang ating gobyerno ay walang ginagawa, kaya ang kahirapan ay lalong lumalala. Kawawa naman ang lahat ng dukha na hanggang ngayon isa kahit isang tuka. Ang ating kalikasan na di maiiwasan kahit na anong gawin, siguradong mababawasan ng bahay sa lakas ng bagyo na walang ginawa kundi ang mamarwisyo. Ang ating komunidad, probinsya o syudad, hindi naaaseso kung walang abilidad. Bata o may edad, siguradong mahuhuli ng mga pulis, PNP, Intel, Cavite. Mahilig tumeskate, walang warrant o pares. Ang dapat sa inyo, ang tsapa ay inaalis. Kaya ang panawagan ko sa ating Pangulo, gawin nyo ang lahat para ang tao'y di sumuko. Pinoy, talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayan ng Pinoy. Talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayan ng Pinoy. Talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayan ng Pinoy. Talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayan ng Pinoy. Pinoy, Pinoy. Pinoy, talakayan, kay Paski. Hoy, hoy, hoy! Magandang hapon po mga suking taga-subaybay. Ngayon po ay tayo live sa Kakammpionline. Nandito na po uli ang inyong kaibigan, Dan Sulweta, Mr. Equalizer. Nagbabalik mula sa napakahabang bakasyon. Tayo po ay mapapanood tuwing Lunes at Miyerkules sa ganitong oras mula alauna hanggang ikatlo ng hapon. Narito naman po ang programang nagbibigay sa inyo ng mga sa inyo mga pananghalian, maghahatid sa inyo ng pinakasariwang balita, mga matalinong pagtalakay sa mga kasalukuyang issue, mga report mula sa labas ng ating himpilan at sa ating kapaligiran, hatid dyan ang ating mga machong-macho at macho-gapitong mga reporter na sina Ernie Buwan at July Pudok. Oy, ready kayo dyan ha? At yun naman po muli, Dan Sulweta, a.k.a. Mr. Equalizer, nagbabalik. Ha? Ang pagbabalik ng... Ang lawin. Ng isang itlog.
Kami po ay mapapanood ng live dito sa Facebook. I-search lang ang Kakampi at lalabas yung mga sa inyong mga Facebook account at sa Ustream sa www.ustreaming.tv/channel.kakampionline. Kaya dyan lang po kayo, tumuto kayo sa loob ng 2 oras at marami po tayong pagkukwentuhan at tsak nakapakipanganabang. Kami po ay member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At dahil wala si ating father, hindi naririnig itong ating music na to. Patugtugin mo na nga, Alan. Para marinig ko lang. Ayan. Gagamitin ko naman yan din sa aking partner dito sa tabi. Na bagay din sa kanya. Ha? At ang simpatiko at matalino na laging on the go, walang kapaguran sa serbisyo publiko, isang tunay na lingkod ng bayan, si Engineer Willie Juan. Hello, hello, hello! Gaya-gaya. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Engineer Willie. At eto na, masaya na kasi andito na si Mr. Equalizer. Magandang hapon po sa inyo. Tumutok lang po dito. Okay, salamat. Katotong Engineer, kaya mga kababayan, dan po kat patuloy na tumutok dito sa Talakayang Pinoy! Ayan. Namimiss ko yun ah. Okay, at inaan niya po na kami makapagtalakayan sa amin. O kaya ay mga idulog ang niyong mga sularinin. At sabi nga ni Barna, huwag lang pera. Ha? At kung gusto niyong tumawag, makipagtalakayan, pwede kayo tumawag dito sa aming himpilan sa numerong 788-3607 o kaya mag-text sa smart number 0998. Ay, teka, ito yung number ko na nawala. Hanapin pa natin to. O 0917-330-2583. At handa po namin kayong paglingkuran sa abot ng aming makakaya. Bago pa tayo kumalawit, Engineer, magdasal muna tayo ng konting panalangin. Okay. Ang ating background sa prayer, Alan? Panginoon, salamat pong muli sa araw na ito at binigyan po ninyo kami muli na isang pagkakataong makapagtanghal upang kahit sa aming maliit na kaparaanan ay makapaglingkod kami sa aming kapwa at sa aming bayan. Sa magitan ng aming hamak na programang Talakayang Pinoy, nawa po ay maging mabunga ang aming gawain sa araw na ito. Ang lahat po ng papuri sa inyo, Panginoon. Amen. Amen. Okay. Salamat po, Lord. At bumalik tayo sa ating programa. Okay, Engineer, meron tayo munang babasahin na quotable quotes ika na medyo ating bibigyan ng konting paliwanag, no? Babasahin ko English to, Engineer, eh. Okay lang? Okay lang. Magaling ka naman dyan, eh. Sabi nga dito, life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. Ito po ay quote po ni Dennis P. Krimbo. Kailan mo yan? Si Dennis. Dennis the Menace? Dennis P. Krimbo. No? Ito sa si Dennis, isa pong philosopher at saka ano po ito. Akala ko si partner na eh. Author ng mga libro, no? Okay, Dennis, ano sa palagay mo ibig sabihin nito? So, ibig sabihin na nasa atin pa rin ang ating kapalaran, no? Ating buhay, di ba? Mm. Nasa gagawin natin. Diba? Tama ba? Oo, yun nga, sinasabi rito na 10% lang ng yung nangyari sa atin. Ano ba? Yung nangyari sa ating sakuna. Di ba? Maraming ganyan eh. Lalo na yung mga kababayan natin hirap na hirap, di ba? Na talagang ano, yung pangyayari, halimbawa sa Marawi, Engineer, 10%
nung nangyari niyan, yung pagbangon. Yun ang malaki. Yun ang 90%. Yung reaction natin. Dun sa... Yung reaction natin dun sa pangyayaring yun. Yun yung halos malaking porsyento, which is 90%. Yun ang ibig sabihin dito ni Dennis Kimbro. Yeah. Tama, di ba? Oo. Kaya malaking ano to, kumbaga, kung sa buhay natin ito, ay huwag tayong padala doon sa mga pangyayari sa buhay natin, di ba? Normal yan, may nangyayari sa atin, minsan wala tayong pera, pero maniwala tayo na kung gagawa tayo ng kaparaanan, di ba? Siyempre, wala kang pera, ano gagawin mo? Eh, kadalasan dapat yan eh, positive reaction mo, di ba? Kasi kung negative ka na, na-down ka na dun sa nangyari, eh, malamang di ka na nga makabangon. Mas lalo tayong dapat mag-isip. Pero kung positibo reaction mo, ha? At sasabihin mo, bangon ako, tatayo ka, tapos eh, ano, irerehab mo sarili mo kung ikaw. Tulad yan, natalo si Manny. Kamao, di ba? Alam naman natin na medyo nalamang siya. Parang naulit lang yung unang laban niya kay Bradley. Paulit-ulit na yan eh. Ako, nung nakita kong ganun, eh nakita mo naman na lamang siya, eh nag-desisyon na yung referee, negosyo. Alam mo naman, ang mahalaga, nanalo siya ng, ilan ba? $10 million ba yun? 500 million eh. Oh, kaya nga, eh, panalo pa rin. Oh, maski balatuhan niya yung mga kasama niya kung senador dyan sa ano eh. Ng mga sweldo nila, di pa maubos eh. Oo, kaya hindi ito yung one, hindi yung ito yung katapusan ng buhay natin. Ah, wala ito. Yung pagkatalo. Dahil may rematch naman, di ba? It is just a... Trilogy na yan, trilogy. Sabi nga, it is just a learning experience. Ngayon, yung balikan natin yung Marawi, sabi na nga Pangulong Duterte, naghahanda na siya para sa rebuilding ng Marawi, di ba? Ah, totoo yun, ba't yan? Eh, sa katotohanan, alam ko yung kwan, talagang may tinap na nga isang architectural firm na kwan eh. Para yung master plan siya, no? Para yung master plan na siya. Okay, yan ang maganda. Oo, talagang alam malaki. Alam mo, Mr. Equalizer, ano ha? Sabi ko nga kay classmate Pasky na yung kasing maote na yan, o yung mga gumawa ng kaguluhan dyan, para kung isinahalintulad dun sa mga masamanda mo sa bakuran mo, di ba? Tama. Meron kang tanim doon ng mga kamote, mga talbos, okra, gulay, di ba? Bubunutin yun yan. Eh, dapat tanggalin mo yung mga masamanda mo. Kasi kung hindi, pag lumaki yun, eh, talo na yung mga gulay mo na magagandang gulay, di ba? Dapat ganun sila. Ganun din yung ginawa sa maote, no? Ang di ko lang maintindihan, yung mga kababayan natin dyan na pinabayaan na lumaki yung mga damo, masamanda mo. At nung malalaki na yung masamanda mo, yun na, di ba? Nag-asik na ng kaguluhan. Kaya irreversible na, talagang ang paraan na lang eh, ganyan na. Dapat talaga yung mga mauti na yan, eh, ano, para lumago yung damo, gawin pataba. Diba? Pwede rin, no? Gawin pataba para lalong tumaba yung lupa. Kaya sinasabi ko, Mr. Regulacion, na ano, it should serve a lesson to us Filipinos, no? Sa ating mga lugar, kung meron dyan mga masasamang damo, pwede rin mga ano, drug addicts. Di ba? Tama, wag natin pabayaan na, ano? Pa-rehab. Wag tayong konsentidor. Di ba? Wag tayong konsentidor, wag natin pabayaan na nandyan yan. At pagka lumago, lumala yan, katulad nangyari dyan sa Bulacan, ha? Sa Bulacan, yan. Nakamo ako doon, no? Nakakita mo naman, sabi nung lokolokong mama, no? Trip-trip lang daw niya? Oo, walang remorse ng buka, no? Ano ba namang klaseng ganyan, no? Parang walang pagsisisi. Oh, that proves again na tama naman si Pangulong Digong na itong yung babae na pumunta dito. Si yung Kwan. International Kwan, yung babae na magulo ang buhok. Oh, magulo buhay noon. Oh, magulo buhay noon. No? sabi niya wala daw epekto yung droga, pati yung yung sinasabi niya, doktor, no? Oy, hayaan mo. Ano kaya mga utak ng mga ito, ha? Hindi nila kamag-anak kasi ng mga nare-rape, eh. Ayan, diba? Nakaka-isang taon na yung Pangulong Duterte. Diba? Hanggang ngayon, marami pa rin dyan na parang blinded sila. Para silang mga kabayo na merong takip sa mga mata. At ang paniniwalang nila, yung direction na iniisip nila dahil naapektuhan sila,
ay hanggang ngayon hindi pa rin nila matanggap-tanggap na tama yung ginagawa ng Pangulong Duterte, no? Oh, mga ilang congressmen na nagko-komento diyan, mga ilang senador na rin nandiyan. Oh, di ba? Eh dapat eh wag nang ganoon, dapat eh tanggapin na natin yung katotohanan, di ba? At di ako tama ako diyan, no? Talagang dapat parang diyan sa Marawi, no? Na dapat eh, hindi tantanan yung mga war on drugs na yan. At hindi lang yan, Mr. Equalizer. Ako, sang-ayon ako na hindi dapat tanggalin ng martial law dyan sa Mindanao. Kasi nandyan pa yung mga BIFF. Dyan sa bandang Basilan, hindi pa natupok yung mga abusayap, di ba? Oh. At meron din mga NPA dyan, alam mo naman, di ba? Tama. Kasama na rin yan. Eh, dapat lubos-lubosin na yan, no? At dito naman sa Bisaya at Luzon at tahimik naman, eh, okay lang na walang martial law. Kaya dapat paitingin yan. Kasi matagal nang nag-suffer yung ating lugar ng Mindanao. Yung mga kababayan natin dyan, takot na magnegosyo dyan. Ha? Totoo yun, engineer. Alam mo yung nakakuha ng summa cum laude sa UP na ang parents, eh, Marawi. Yung pala, hindi na pumunta dun eh. Bihira na lang pumunta kasi alam nila na magulo dun. So, nakita mo itong bata na ito na nag-aaral sa UP, hindi na siya naapektuhan ng kaguluhan. Naging summa cum laude. Oh, di ibig sabihin sa Mindanao, marami pang pwedeng maging summa cum laude. Totoo yun. At problema lang, apektado sila ng kaguluhan. Sir Equalizer, no? So, dapat maliwanagan na natin ito. Dapat papunta na tayo sa positibong pamumulitika. Hindi na yung pansarili lang. Para sa ating bayan na sana yung gagawin, pagbabayad natin dyan sa politiko dyan sa Senado. Alan, excuse me yung pansaksak natin. Masaya po ngayon dahil andita na po si Mr. Equalizer, mga kababayan, no? Kaya magpadala po kayo ng mga tanong nyo. Oo. At saka ito, partner, no, bago tayo dumako, mag-ano tayo ng kwa na may gustong tumawag o mag-text na ano ang masasabi nyo, no? Doon sa unang isang taon ni ano, Pangulong Duterte. Hindi Pangulong Duterte. Ano, maganda. Kayo ba ay satisfied? Kayo ba ay hindi natutuwa o kung ano bang ano mga opinion, no? O ano naman may suggest nyo? O may isa-suggest nyo. Siyempre kasi positive pa yung kanina yung 90% reaction. Ano ba yung magagawa natin? So hihintayin po namin yung taon pa siya. Mga tawag, mga komento kung kayo ba ay natuwa, nainis. O kung ano man reaction yung meron kayo, no? At babasahin po natin dito, ha? At ilagay niyo lang po ang inyong pangalan, no? Para ano, hindi namin naman kayo susumbong, kami-kami lang naman po dito. Okay. Okay, at ano tayo, bata? Ha? Bakit ka muna? Bakit ito ba ipagbati na kagad? Ah, tama, oh. Umati na muna tayo. Habang ano? Nawawala na ako sa script natin, partner. Okay. Tama ba ito? Iba na kasi dati mo ginawa ang script dati. ito yung ano. Hindi, ito pa yung dati. Okay. Bumati na muna tayo bago tayo... Ano? Ikaw muna kasi patagal kang nawala eh. Anyos muna. Ha? Ako, kung mababate. Ako muna. Eh baka wala na ito eh. Tagapakinig dati. Kaantay sa akin. Eh, di bale, eh, malay mo. Nanonood naman sila sa Facebook ngayon. Makikita naman sa... Oh, di bale. Maski sila live, pwede rin nilang At least, binati ko sila. Diba? Pag sabihin ko, manood uli kayo ng, ano, ng Talakayang Pinoy. At Facebook. May Facebook live na tayo. So, ano ba yung ginagamit natin sa Facebook Live na account? Facebook Live. Kakampi. Kakampi Fe. Kaya doon sa account na Kakampi Fe. Kakampi Fe. Ano? Yan lang yung ating ano. Hanapin lang yung Kakampi Fe. I-search nyo lang yan at check na makikita nyo kami rito. Okay? At okay, babatiin natin to si ano, Brother Cooper Kahulugan. Matagal natin din nabati. Yung asawa niya si Marcy, si Jero Sumiran, sila at Inday dyan sa ano, sila Kuya Celo sa Floodway. Si Maren Lidia Hernandez ng Kainta. Si itong si Buboy, si Paring Oka ng Makati. Si Nida, Rolly, Bilalmin ng Paranaque. Mga batchmates natin sa LP Ducrino High School, Action Radio Group. At si Brother Louis Balbago ng Balikatan CIDG.
Okay, sila paring Alju. Happy birthday, belated happy birthday, pare. Hindi ako nakapunta sa birthday mo at inabot tayo ng ulan eh. Ah, matraffic. Okay, at si Jun Carlos, baka nakasumusubaybay ng hapon mo. Sige, engineer. Okay, so atin naman binabati yung mga kaibigan natin dyan sa MEPS Center sa Kalamba, sa may barangay Parihan. Yung mga umaten sa ating seminar dyan kahapon. At of course, yung mga nandun sa National Teachers College sa Tanawan, si ating kaibigan si Engineer Mel Romano. At of course, yung mga kasama natin sa Pugadlawin, noong Sabado, nagkaroon ng Board of Governors meeting dyan sa bahay-bayan. Sa Pulo, yun lang, hindi tayo nakahabol sa kanila dahil meron tayong kausap ng mga clients sa bandang Taytay Rizal. Ayan, at lahat yung kasama sa Board of Governors, yung Pugadlawin Pinoy, saka yung mga kasama ko dyan sa Pugadlawin Pinoy, Pangulo, si Lawin Rojas, sila Lawin Hayes, Lawin Makapagal, Lawin Grant, at saka iba pang mga kasama. At of course, yung National President, si Lawin Cristiano, at si Lawin Nina Tudawang, ang aming Governor General na taga Pugadlawin na Tugaygaraw, kasama rin sa UG meeting Sabado. And of course, ang aming mga kasama sa Rotary Club of Pasig North, ang aming outgoing President, si Andy Fernando, at ang aming incoming President, si Dr. Glenn Malapit, at nagkaroon ng handover sa remis ng District 3800 sa Suleira sa bandang Pasay. Okay, at yun, congratulate natin ang mga successful na pamumuno ni outgoing President Andy Fernando ng Rotary Club of Pasig North. Ayan. Okay, ito yung nagpapabati rin, ha? Tatlo-tatlo to, si Arthur Fermo ng Ato Fermo Wego ng TUCP, ha? At si Eliza Ruiz ng AHS Bat 75, at si Greg Rolioda ng PhilHealth. Oy, magandang hapon, maligayang panunood sa inyong lahat. Yes, good afternoon. Okay, engineer, gusto mo bang magbasa ng news? Well, lang siguro. Ano na natin ang mainit na balita, ito, Mr. Colanser, yung kay Pacman eh. Oh, ito na, ito. Okay, oh. Ang sinasabi rito. Pauwi na siya. Kanina-kanina lang, mga alas 8 ay nandun na sila sa International Airport ng Brisbane, at pabalik na siya ng direkta sila sa Jensen. Yung charter flight nila ay direkta doon. So, sige, analyze muna natin laro. Tayo maging sports ano muna tayo ngayon. Oh, sige. Oh. Kasi nung unang round pa lang, nakita ko parang ano eh. Sabi ko, mukhang matikas itong ano, kalaban ni Manny. Well, mahigit 10 taon yata yung namas bata ito, di ba? Napabago, 27 years old ba yan? O 28, 27, o 29? Parang ganun. Sa, tapos si Manny, mga 38. O di mga 10 taon, di ba? Pero sa experience, 67 fights si Pacman, ito 38 na knockout. Oh, tsaka itong kalaban eh 17 fights. Walang talo. Oh, 17 fights. At walang kilala doon sa mga nakalaban. Oo, oh, kaya ako duda ako rito eh, talagang. Negosyo to, negosyo. Nakita ko talaga yung mama, itong barang si Hon. Muntik sa matumba sa 9th round, ha, di ba? Talagang adot eh, parang nasa utak niya talaga eh, ano eh. Talo na si Pacquiao, no? And in any ano, at any means, talagang gagawin yung paraan. Kaya nakita mo yung talagang may daya na nga, partner. Oo, inaapakan daw yung paa ni Manny eh. Oo, oh, tapos talagang naniniko, ha? Tapos headbutt. Kaya ang daming hinahawakan yung ulo. Si Manny, di ba? Mm. Pero siya naman parang ano, pinalong ano. Kaya makita mo pagkatapos ng laban. Bugang-bugang ng mama. May ice bag sa ulo niya, ha? Mm-hmm. Talagang pulbos siya, no? Si Manny, mayroong mga dugo-dugo ng laban dahil sa headbutt. Pero talagang ano, naging dikit yung laban. Yun ang ano, dapat, siyempre, katulad yung kay Kwan, yung si Bradley, di ba? Ganun din na nangyari dyan, eh. Na parang, daya, pero wala silang magawa dahil yun ang ano ng judges, eh, paningin, eh, di ba? Pero, ang mahalaga, eh,
buong mundo nakita mo. Yan ang magagandahan ngayon, mapapanood mo na. At meron tayong computer statistics sa boxing. Pero diba, partner, sa tingin mo, ikaw ba, kung ikaw tatanin ko, papalaba, isipin, gusto mo ba lalaban si Pacquiao o retire na lang? Tingin ko, kaya pa niya eh. Parang gusto pa natin, nakikita siyang naglalaro, ganun. Eh, nagbibigay siya ng karangalan eh, tuwing nadyan siya eh. Pero maski natalo siya. Uy, may bisita tayo ba rin? May bisita. May bisita, dito ka na sa welcome, welcome! Dito ka sa kabilang... Classmate, hindi ka magwe-welcome sa kanya kasi... Ayan. Okay, nandito po yung ating bisita. Ikaw talaga. Ano na naman yung pinagamot mo? Ha? Ha? Sinasabi ko si partner, magpa-antibiotic siya pag gagamit ka. ikaw talaga. O siya, di ano gagawin natin? Papatugtugin na naman ba natin yan? Yung ano? Eh, ipapakilala ko ikit muna kita partner. Ha? Pag nag-iisa ka rito, pinapakilala mo sarili mo ng ganyan. Hindi, gusto kang mapanood ng audience partner na medyo umiindahin ng konti. Pwede ba? Sample! Okay, at tulad na rin ng dati. Oh. Ito yung script natin na matagal na. Pakikilala ko po sa inyo at yung mga kasama. Ha? Ah, wala ka pang mic. Hintay ang mic. Yung. Ah, wala pa. May reklamo ka pa, partner? Eh, alam mo naman, partner, ng Pinoy. Pag Pinoy yan, walang talo dyan. Is either nanalo ka o nadaya ka. Meron na? Meron? Saba. Wala. O sige, mamaya ka na. Meron. Oh. Eh, mahina rin naman ang dating mo. Kailangan malakas ang dating dahil ang lakas ng dating mo, partner. Hindi ka na talaga nagtina, ha? Hello, partner. Eh, nag-ilang buwan lang wala dito, eh, tumanda ka na ng ganyan. Ayun. Okay. Hello, yo. Ayan na, at tulad doon ang dati, papakilala sa inyo ang aking partner at katoto. Na batang bata. Ayan, pero namumuti ang buhok. May guwapito. Small but terrible. Magino, pero medyo bastos engineer. Ikaw lagi kasama dito eh. Ito ba to? Mahilig. Mahilig. Mahilig mga labit. Natatawa si ano, si Ami. Oh. Iniidolo mo kalalakihan ng batikang kolumnista. Ang katoto ng bayan, Pascualito Pasky Natividad! Parang boxing, no? O yan. Excuse me, Bo! Kaya naulat si Pac Makinor dahil sa haba ng pakilala. Sige, okay. Isang magandang hapon po sa ating mga Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po eh, kanina nyo pa tinututukan ang programang ito dahil nahuli po ang inyong katoto. Ang inyong pong katoto. Pa-check up po na daliri dahil hindi maipasok. Ayong hindi. Sensor tayo ni Mampi, ko talaga. Hindi nga. Eh, hindi maipasok sa sapatos. Ayun. Hindi mo tapos eh. Na-infection po sa ano, sa mga manicure. Eh, mga katoto, diyan lang po kayo at kami sa Facebook or YouTube
pakinggan ang aming mga talakayan. Kung kinakita ko makibahagi kayo, sana'y parang parang bigla kang lumabot. Okay. Eh nag-ano na kami kanina. Salamat ko Toto, kaya mga kababayan. Diyan lang po kahit patuloy na tumutok dito sa Talakayang Pinoy. Para kasama ka. Ayun na, okay. Pabalik tayo doon sa ano, pinag-usapan natin. Sa boxing. Ito, ito, ito. May mga feedback. Ang daming gustong bubate, oh. From Diana. Oh, si Diana. Oy, partner, ha? Masaya kayo. Kaano, ano mo doon si, ano, Diana? Saan lugar to sa Roas Boulevard? Punta na kami nakalipas. Diana, hi! Oh, salamat, ha? Talagang masaya kami pag tatlo kami magkakasama rito, ha? I'm so young, okay. And you're at so old. Si... Ayan, si Diana. Sino to? Diana. Si Pons ba to? O, oh, si Pons, Pons. Sa tingin ninyo, ha? Ah, may daya sa laro ni Pacquiao. Ay, maliwanag pa sa araw. Oo. Oh. Pag tayong Pinoy talaga tumingin, laging ano, pag ta, pa, kung hindi panalo, may daya. Hindi, ba't sila sa ibang basa, no? Pag natalo si Pacquiao, wala sinasabi. Diba, ba't ganun? Pag tayo natalo, daming komento. Eh, natural sa Pilipino. Talagang, kahit si election pa na, di ba? Dalawa lang yan, mananalo? Matatalo. Hindi, nadaya. Walang natatalo dito, partner. Basta De, Pilipino. Hindi mo masisisi, classmate, kasi makita mo kasi yung computer box. Yung computer, eh, ano yun eh. Talagang binibilang niya yung mga suntok, eh. No? Mm. Eh, ang liwanag. Tapos sa pumapangalawa, eh, meron yung mga, yung referee ba nagsasabi niya, I'm here to protect you. Mm. Sabi niya kay Horn, eh. Bakit? Ayun pa sabi niyo. Sige, anyway, basta may mga power ang judge para mag-uno, di ba? Ito pa si Lenny, pardon. Kilala mo ba 'to? Sa punta na. 10 years ago, Lenny, hi. Ang tanong ni ano ni Lenny, magulo po ba sa Marawi? Payag po ba kayo na gawing tourist hub ang Marawi? Ano eh, pagka na-rehab na. Oh. Pagka nabunod na po yung mga damo. Masamang damo. Malinis na. Eh, pwede. Pwede ito maging tourist. Oh. Ang ganda. Lang, ang ganda view niya kasi nandyan yung laway, di ba? Mm-hmm. Yung Lanao Lake. Huwag lang ipa-repair yung mga building na tinamaan ng bomba. Oo, oh, gawin tourist. Ganun na. Na lang. Parang Intramuros ba? Yung mga tamaan ng bomba. That makes sense, partner, ha? Oo. Oh, ilipat na lang ng lugar. Huwag na ron. Parang magiging wag nang ipagawa 'yon. Ayun ah. Gusto lang maging tourist sa ano eh. Lenny, hindi pa sa ngayon. Siyempre doon eh marami pang ligaw na bala, no? Kaya mahirap, no? Later on siguro pagka ito ay rehabilitate, eh kasama na siguro ito para madaling maka-recover ang Marawi. Okay. Tama. Maraming salamat sa mga inyong pakikipartisipate. So, Mr. Equalizer, di ba malalaman mo July 17, malapit na. July 17, eh yun ang ating ano partner. Oo nga, pang ilang taon na? 5 taon na tayo partner sa ano, sa ere. Ha? At saka sa... Malapit pa tayo mag-celebrate yan. Ayan ha, 5 years, it's 5 years ha. Oh, kita mo, pinapalakpakan tayo. Yan, 5 years. Diba? At least andito pa rin tayo. No, kahit masakit yung likod ko, ikaw naman eh panay ang paggamot mo sa ospital. Sa daliri. Sa daliri hindi mo makapasok. Oo. Sa sapatos. Okay, bumati ka na, tapos nang bumati ha. Bumati ka na. Nabati ka na nung dumating ka. Sige. Oh, sige, halukay muna. Marami yan ah. Yung ating marcha, ano, Ma'am Ami? Yung march. Yung march song. Dito pa sa puso ko. Background. Ayan. Nice. Partner, sabi ni Ma'am, Fe. Maglalagay na siya ng computer dito, tayo napipindot. Oo, kaya...
ano? Sa drawer lang kami pumindot. Sabi ko, si partner, kahit turuan mo ngayon yan, mamaya pag alis niya, nakalimutan na. Okay. Oh, ano yung sinasabi mo? Bumatid na muna ba? Philippine Coast Guard, si G4, si Lieutenant Commander Jopri Espaldon, kanya pong deputy sa... Lieutenant Junior Grade Aisel Joy, my... Oh, tiniyente na, mayor pa. Kasarang ko niyan. Mana si G Porto sa logistic. Binabati ko kayo lahat. Kaya manatili kayo. Na talaga naman kumikikig pa, mga partner. Ano? Mga kakampi, ito yung... Si baga itong happy na to, mana sa akin si Captain Tito Antal. Iniidolo ko ng mga yan, sila Lieutenant Commander Espaldon. Mga tagahanga ko yan. Sana daw abutin pa nila yung edad ko. Ba? Sino na? Tanda, pag-asa. So, either. Partner, pasukin muna natin ang pag-asa. Maganda hapon po. Hello? Kasapan po sa inyo, ganyan po sa ating mga kampi. Sino po sila? So ngayon po, ay wala naman tayong bagyo na binabantayan po sa loob ng ating park matapos nga lumabas nitong si Bagyong Emong at patungo na po ito sa Southern Islands ng Japan. Nasa layo po itong 540 kilometers from Basco, Batanes kanina stress ng umaga. So ngayon po ay bagyang bahagya na pinalalakas nito ang Southwest Monsoon dito po sa western section of the country. Kabilang nagdaan ang Tambaga Peninsula, Northern Mindanao, Western Visayas, Mindanao, Mimaropa, Tambales, Bataan, at Ilocos Region. Metro Manila po and the rest of the country, makakaasa pa rin po tayo ng mga pag-ulan or pagkulog na nagtatagal ng isa hanggang dalawang oras ngayong hapon hanggang gabi. Ang temperatura natin sa Metro Manila, 24 hanggang 33 degrees Celsius. Wala tayong gale warning. Maaari pa rin maglaya ng ating mga kababayan at ating mga baybay ng ating bansa. Okay. Sunset natin ay 6:29 ng gabi. Mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estreja nag-uulat. Maraming salamat po, Sir Benson ng Pag-asa. Mainit ang panahon, ano? At least hindi tumuloy. Mabuti at hindi lang, pumasok, no? Sa ating area of responsibility ang amin sa MMDA kaya. Sa MMDA parang nahirapan niya itong kontakin ng MMDA. Anyway, ano yung gusto mong itopic, partner? At baka ano? May yung Big Four. Ano yan? Sige nga. Yung Big Four ba? Report mo nga yan. Itong Big Four pala, ano yung Big Four na yan? Ito ay kinasasangkutan ng dating Pangulo, si Pinoy Aquino, at si ex-budget Florencio Abad, dating Executive Secretary Pakito Ochoa. Partner, may pangalan niya, kumpirmado ba yan? Ba, kumpirmado dahil... Saan nakuha yung report na yan, partner? Ha? Saan nakuha? Eh di sa Malacanang. Ang Malacanang news ba yan? Oo, madadawit daw sa investigasyon itong sinasabi nating personalidad. Dahil doon sa pagkakasangkot dito sa prioridad ng Development Assistance Fund, yung PDAP, na kinikilalang pork barrel. Kaya sangkot umano itong apat na personalidad. Or, sino nga ulit? Di si dating Pangulo Aquino, Budget Secretary Abad, at itong si Senador Franklin Dilon. Napaulat na si Abad
ay dating mentor ni Napoles sa pork barrel scam nang ito'y kinatawan pa ng Batanes. At siya nang dati ang chairman ng House Appropriation Committee. Samantala, humingi naman ng noong December 2009 si Ochoa ng campaign funds kay Napoles para kay Pinoy na Liberal Party standard bearer noong panahon na yon, last 2010 bilang presidential candidate for the election. Aniyag naman ni Atty. Abogado ni Napoles na kakasuhan ng kliyente nito si Senador De Lima nang doktorin ang listahan ng inihanda ang kanyang kliyente upang mawala ang kaalyadong administrasyong Philip Aquino. Ayan yung natin, yun ang big four na posibleng masabit sa investigasyon. Ngayon, ito pa isang malaking balita rin. Itong mga 15 billion infra project ng SBMA na na nakaprograma na, sabi ni Chairman Dinyo. May number ka ba ni Dinyo? Meron, meron. Kontakin nga natin ito tungkol sa sinasabi project. Oh, alam ko yung partner, yung project niya, yung tinatawag na Smart City. Ayan. Yung, itong price ng mga 9,000 hectares yan, no? Sa Subic. Ayun ang bagawin na ayusin yung port, yung airport. Oo, lalagyan ng mga ano ron, mga alam mo partner yung ano? Mayroong mga tawag dito. May mga parang ano ng China, mayroong Vietnam. May mga ano, may mga tawag dito community. Kanya-kanya community, malaki yan. Ha? At kasama dyan sa para project na yung mula Ternate hanggang Mariveles, Dugtong, dadaan sa dagat. Correct, correct, correct. Tama. Nakita ko na partner yung ano niyan, yung nakita ko na yung video niyan. Ayun. Mm. Sa bago magtapos ang taon, kasi pati ginagawa na po ito. Ano na yan? Naghahanap na ng mga kontraktor. Medyo ano na, medyo updated ako diyan. Laki niya pa nun. Mayroon siyang parang kasino doon sa tuktok ng bundok. Kasi ang purpose niya, ma-decentralize ang, ano, ang mga operation sa Metro Manila. Okay, happy watching kay Jenny Bernardo. Si Ed Siongko at si Dang Alterado, magandang hapon po sa inyo. Happy viewing. Sa YouTube, Facebook. Oo. Kaya ang dami mo ng taghanga pa na, umalis lang ako ng ilang buwan. Talagang parang Gusto mo ba mag-viral? Ha? wala na report pa rin. Ayun lang, yung magandang balita na... Yan ang positibong balita. At saka bukod pa din, engineer, marami. Napakaraming project. Actually, yung dyan sa, sa Mindoro, pagdudugtungin yan, partner, Batangas sa Mindoro. Oo, lalagyan ng tulay. Ganun katindi yan. Alam mo, Mr. Colasier, yan ang kakulangan sa bansa natin ever since the beginning. Kasi tama yung pinuna ni classmate Pasky kanina, kasi yung mga ibang pundo nung araw, napupunta sa mga corruption . Yung mga pitap na yan, pork barrel na yan, naibubulsa lang. Ang problema, pag natanggap nila,
pinatago nila sa ibang bansa. So, nakatulog doon yung mga pera na ninanakaw ng mga politiko. Oh, kasi meron tayong anti-money laundering, di ba? So, tatago nila doon, kung saan-saan man. Sa Switzerland, sa Caribbean, kung saan man yan. So, hindi tayo makikinabang doon. Kaya, tama lang na alisin na yung mga corruption na yan, no? Gising ng mga tao, susumbong na natin lahat yung mga alam natin na kalukuhan na yan. At ako, sa mga project na to, katulad sa Subic, wala, walang ano, walang patong dito pa din. Kasi si Dinyo, ano, galit sa korupsyon. At saka, tignan mo yung ginawa ni Pangulong Duterte doon sa presidente ng CDC, ha? O, sabi niya, may korupsyon daw yun kasi yung isang kaibigan ko, narinig din daw niya na humihingi daw na 2 million bawat locator. So, dapat talaga tanggalin yung mga yan. Tayo naman ng mga tao, mga ano, pag meron maritim tayo, ano hindi. Oh, meron pa rin partner sa totoo lang. I-text natin sa, itawag natin sa 8888, di ba? Oo, tayo mag-ano. Kaya naano natin na classmate Pasco yung mga corruption sa mga building official, di ba? Pinapatagal nila yung mga approval ng mga permit. Oo, di ba? Nagiging ano yan eh, nagiging deterrent yan sa pag-progreso ng bansa natin eh. Tama, oo. Wala ba tayong ano, caller o magko-comment doon sa ano, doon sa ika-isang taon ng Pangulong Duterte? Ano ba, ikaw ba partner, ikaw ba sa ano mo, sa opinion mo? Ikaw ba na sisihan doon sa isang taon, ika-isang taon ng pamumuno ni ano? Midigom. Sa corruption. Sabihin na maraming natakot. Huwag lang nilang pakikialaman ng Ross Boulevard. Doon ka magkukomento ng hindi maganda. Eh, yung ano naman, kabuhayan panel, ano, kumusta? Gumaganda ba? Maganda pala. Ito kasi yung tinatawag engineer na ano eh. Golden year ng kuan, golden years ng kuan, ng construction. Engineer, di ba? Oo, tama, oo. Kasi trillion-trillion at project. Ang ano, dito lang sa Subic, napakalaki. Katulad nung kuan, yung mga bullet train, mga yung railway system natin talagang... Alam mo, ano, circulation. Ayos. Mula nung 2006 na naisabatas yung value-added tax, sabi ko nga, it is a bitter pill, no? Ayaw man natin dahil dagdag na pahirap sa mga pera ng tao, no? Pero, pag yun ay makolekta ng tama, eh, at mapunta mga dagdag na kalye, ah, dagdag na tulay, airport, seaport, dagdag na hospital, eskwelahan. O edi, asenso yung bansa natin, di ba? At siyempre, yung ang kakulangan na lang, yung mga pamamaraan na sana'y maging competitive yung kuryente natin. Kasi kung ang produkto mo, beer, gagawa ka ng beer dito, meron din silang gagawin beer sa Vietnam na San Miguel beer. Aba, yung produkto ng Vietnam na San Miguel beer at saka yung produkto natin na San Miguel beer, hindi kayang kalabanin ng beer natin, yung beer ng Vietnam na San Miguel beer ng brand. Kasi mura yung kuryente nila ron eh. Totoo yun? Oo. Eh, yung beer natin dito, para na lang dito sa atin, hindi pwede pang-export. Totoo. Diba? Kaya dahil mahal ang kuryente. Oo, ngayon. Dahil yun ang dapat pag-isipan ng ating mga mababatas kung paano pa nila... magawang paraan na maging competitive ang produkto natin. Kasi nandiyan eh, hawak na ng mga oligarch yung power generation business. So, mahirap mo na atakin pababa. Ano kaya? Eh, namamayagpag na sila sa paghakot ng sako-sakong pera mula sa mga taong bayan. Ikaw, Mr. Colasier. Eh, ako naman. Teka muna, ha? Para anuin muna natin to. Tanongin muna natin si partner, ha? Oh, yan. May kasi may tanong si Dang Alterado, no? Nagtanong naman, partner. Pakisagot mo nga to. Bakit daw po ba nagkaroon ng giyera sa Marawi?
pakikwento mo nga pa. Ikaw ba nga, hindi ka nagbabasa ng ano ha? Paano pakikwento mo nga sa kita? Medyo ma... sa maikling kwento. O yan, sagutin mo yung dang, yung tanong ni Pasky. Tanong din. Sinagot mo rin ang tanong. Yun nga, tama yun, no? Eh, ano kasi, in-invade to ng mga maute, di ba? Ng saka mga ISIS, no? Kaya, walang magawa ang ating gobyerno, kundi... Gumamit ng lawnmower. Oo, ng pang... Talagang kailangan. Lawnmower. Kumbaga, nandun na sila, nakabaon sila ro sa Marawi at umalis na nga yung mga ano ron. Yung iba nga, hindi nakaalis, partner eh. Kaya kailangan talagang durugin ito. Kailangan durugin ito, dang, ha? Okay? At yung economy ng Pilipinas, gumaganda po. Ako, bilang nasa construction industry tayo, engineer, ha? Ramdam natin yan, no? Kaya itong ating sinasawag na golden year ng construction. At ang construction ay ano yan, indicator ng ano, magandang ekonomiya. Di ba, engineer? Yan. Kaya sa aking pananaw, gumaganda. No? Although hindi ito nakakarating lahat muna, pansamantala doon sa pinakaibaba, pero marami na bibigyan ng trabaho. Kulang na kulang ang ating mga ano, partner, mga skilled sa construction. Kasi nandun sila sa abroad, Mr. Recolizer. Hindi, bukod doon, dito. Ang ibig kong sabihin yung mga skill natin nasa abroad. Oo, totoo yun. Isa pa yun. Kasi nandun ang mga trabaho eh. Wala rito sa Pilipinas. Oo, ngayon. Dahil walang industriya rito. Kaya kinulang. Kulang tayo ng mga industriya. Dahil mahal yung kuryente natin, yun, nasa abroad yung mga tao. Kaya kung magiging tawag dito, maganda ekonomiya natin, mag-uwian yan. Ha, yung mga ating mga kababayan dyan sa abroad. Okay, Dang. Maraming salamat. Sabi ko na, kilala mo si Dang eh, ha? Kaya lagi tumatawag siguro si Dang. Ay, nako. Si partner, kala ko, ilang buwan tayo din nakita, hindi ka, ano, nagbago ka na. Nagbago naman. Mukhang lumala. Nagbago na nga. Ano, pinaputi na yung buhok para hindi umitim. Ano yan, para mabawasan yung mga, tangahanga? Mga ano mo yan lang eh. Mga tangahangang nagmamahal. Mga balat kayo, balat kayo. Ayan. Doon makikilala na pagka pinansin nila yung puti ng buho ko. Ikaw ba, engineer, hindi ka na traffic papunta rito? Hindi. Mabilis ngayon eh. Maraming mga mamayan na masama pa rin loob kaya hindi pa lumalabas sa bahay. Dahil tumaya siguro. Mahigpit talaga, no? Tumaya kay Manny. Mahigpit talaga yung ulat. Kanina, hindi ko kabisado rito sa may Ross Boulevard, pakaluwa dito sa EDSA. Yung palang dulong-dulong lane yan, may barrier dun sa may ano. Sikit na. Oo, so hindi ka pwedeng dumiretso. So matutulak ka talaga umikot uli, bumalik dun sa ilalim. Oo, dahil... Dun ako napasuot. Napunta ka sa linya ng kanan, kaliwa. Susuot. Ngayon, iniisip ko, naku, sumiksik ako dito sa ano, sa gitna. Oh. Kinukunan na ako ng camera nung kwan. Yung... MMDA? Hindi, naka-green. Yung... Ba-viral ka na. Yung ano tawag ito, traffic enforcer. Kinukunan na ako sa malayo. Di dumiretso ako. Para umano na, tinawag pa rin ako. Ako naman nakiusap dahil first time ko naman ano. Hindi ko naman alam na ganun system. Sa Pilipinas. Kaya galing ka sa Marawi. Pinagbigyan naman ako, partner. Dahil sabi ko, malilate na ako dito sa ating programa. At sabi ko, isang taon ako nawala dito. Kaya madali-madali ako. Kaya pinagbigyan naman ako. O, nakalimutan ko. Tama, tweet. Kaya salamat doon sa enforcer, ha? Pinagbigyan ako. Pero ano, okay yung traffic kanina. Walang ano.
Pero ito bang si ano, si General Lim? Ano sa tingin mo dito, partner? Si MMDA. Engineer. Ang image niya kasi disiplina. Mm. So siguro, kung paigtingin niya ang discipline, traffic discipline, huli yung mga ano, nagkakasala, nagkakamali, di ba? Matitigas ang ulo. Oh, matitigas ang ulo. Di ko niyan. Ayos lang. Kasi tayo, pag nung araw, malalam mo yung sa Clark tsaka sa Subic, no? Nung under pa ng mga Amerikano yan, no? Tama. YCC. Dahil mahigpit sila ron, walang ano, kailangan susunod ka, kundi kunin yung lisensya mo, no? Kaya lang, pag dito ka na sa EDSA, alam mo naman maareglo yung mga nandyan, kaya ang daming violator. Tsaka ang hiling nga naman ni General Lim, tayo mismo mga mamamayan, sa atin mag-umpisa yung disiplina. Di ba? Dapat naman. Kasi itong ang disiplina kasi, ano yun eh, kung may ano natin sa sarili natin, kumbaga kalahati ng problema, maayos na eh. Patulad ng mga bus, kaya nagkaka-traffic minsan, nakahamba lang, yung puwet niya nakaangat nun sa lane. Doon lang nag-uumpisa na yung traffic eh. Hindi makalusot, mamabangga. Kaya yung panawagan niya na disiplinahin natin sarili natin at maging makatulong tayo dun sa solusyon. Huwag tayo makadagdag dun sa problema. Alam mo yung solusyon sa trapiko, multifaceted kung sa kumbaga. Di lang isa, di lang disiplina. Mm. Dapat ayusin na ng gobyerno yung servisyo ng MRT 2. Ayan, isa yan. No? LRT 1, tsaka LRT 2, no? At bilisan din mo kan. Kasi ganito, no? Yung dapat yan, hikayatin mo yung mga may kotse na gamitin yung mass transit. Yung train system, dapat ayusin yan, no? Mm. Tapos, improve mo yung mga shuttle system, no? Yung mga, katulad dyan sa lugar mo, Mr. Colizer, no? Kung meron kang mga shuttle vehicles na nagatid sa mga pasahero mula dyan sa Santa Mesa, dyan sa lugar mo, at pumapunta siya ng EDSA, ngayon, at convenient yan, baka iwanan mo yung sakyan mo, sumakay ka na lang dyan sa shuttle na yan, at gamitin mo MRT, di ba? Mm-hmm. At pag nakarating ka naman sa pupunta mo, kunyari sa Makati, meron ka na namang shuttle doon na malipatan, mabilis, na aircon, iwan na mo yung kotse mo, di ba? Kasi tanda mo yung kotse na papasigip sa daan eh. Totoo yun? Oo. Tayo, kaya tayo nagdadala ng sasakyan kung minsan. Gusto natin yung safety tayo, naka-portable. Kaya hindi solusyon yung ano yung magdagdag ng ano araw sa color coding o ano number na number coding scheme. Kasi ang gagawin ng mayayaman partner, ano eh, bibili nila ng additional na kotse eh. Di ba? Instead na dalawa lang kotse noon, maging apat. Pero kung naman yun, hindi naman ako naniniwala na lahat bibili. Kasi hindi naman lahat maka-afford bumili ng second car. Pero tama yun na hindi pa rin na... Hindi yun ang major solution. Kasi ang pag binawasan mo naman ng isa pang araw, eh, baka maapektuhan na yung mga may negosyo, di ba? Oo naman. Yung mga delivery nila, ganyan. Yung mga business nila, mga deliveries, pagpupunta sa mga project, makaapekto, no? Sa akin dyan, dapat ayusin itong mass transit, no? Yung mga bicycle lanes, maganda rin yan, kasi dapat yung bicycle lane mula sa loob ng mga subdivision, malinis dapat yan papunta sa mga mass transit station, no? So, tapos dun sa mga mass transit station, meron kang mga paradahan ng mga bisikleta o motorsiklo. So, maingganyo yung mga citizens, ha? Na iwanan yung kotse nila, magbike na lang sila o magmotorsiklo na lang. Okay? Hindi na nila dadalhin yung kotse. Oh, di ba? Oh, ilipat na lang sila sa mass transit. Pagdating naman sa mga lugar na kuan, katulad na sa mga pupunta nila, meron pa rin ulit improve na shuttle system para magdadala sa loob ng kwan. Hindi lang yung taxi o Uber o Grab. Kasi yung taxi at Grab, malaki na yung ano. Kailangan yung mga shuttle. No? Yung mga shuttle, yung katulad yan, mga FX sa kwan. Pero, maraming laman. Maraming laman. Mm. At aircon. At nagmumula yan sa istasyon ng mass transit papunta sa looban. Kunyari, Ayala station ng MRT, papunta siya sa, let's say, Legazpi Village, sa Salcedo Village, no? At pabalik siya sa Ayala Station. Kumiikot lang yan, no?
Ayan. Walang bayad yun. Hindi, may bayad yun. Akala ko siya atin. May bayad yun, classmate. Ang ibig ko lang sabihin, imbes na hahagilap ka pa dyan ng taxi, hahagilap ka pa ng grab para magatid sa'yo sa loob, meron nang nakapila doon na mga UV na yan. Yung UV kasi natin nga yung classmate eh. Ngari, galing pa sa kaduluduluhan ng Metro Manila, Antipulo, papunta ng Makati. O kaya galing ng Novaliches, papunta Makati. Eh, although maraming laman, pero nakakadagdag yung traffic dyan eh. Ang dapat, dyan sila sa mass transit. Kasi yung mass transit, eh, ang kapasidad dyan, 1,000 eh. Yung isang train yan eh. Oo. Diba? At ang ibang ruta niya nasa taas. Oh, traffic. Yes, yes, oo. So, yung bullet train niya sa nag-direct na China, papagawa niya tayo. Yes, maganda naman yan, classmate. Kaya lang, siyempre ang bullet train, 4, 5, 6, 7 years pa yan. Ang sinasabi ko, nandyan na yung tatlong mass transit. Apat na, no? MRT3, nandyan ang LRT1, ha? Nandyan ang LRT2 papuntang Antipulo, at nandyan yung train. O mula, let's say, mula Kalamba hanggang ano, hanggang Tutuban, oh, di ba? Yung PNR ang dapat pag-ibayuhin ng gobyerno. Oo. Yeah, ano na, marami ng area noon eh. Marami ng project na kalain sa PNR. Actually, nagpapabidding sila. Dapat talaga yung PNR. At saka yung ano, mula Manila, Manila hanggang Subic meron na naka ano, naka-program. Parang MRT nga, LRT. Noong pa dapat yun, diba? Ano yung mga pangulong magdaan? Yung pa sariling kapakanan, yung ini. Oo, yan ang sinasabi natin na nakaplano na sa panahon ni Marcos yung LRT1 hanggang LRT6. Pero pagdating kay Curry, wala, hindi siya nag-implement eh. Hindi na kialam. Oo, diba? Hindi in-implement kasi puro galit-galit siya eh, diba? Buti na dumating si Ramos. Itinuloy yung line 2 tsaka line 3. Kasi okay. Ano yung panahon ni Cory? Panay-kudita eh. Hindi, puro ano siya. Ala-ala talagang transition ano. Kasi yun. Transition period yun. Daming away-away nun. Di ba? Eh, ba't itindi niya yung away? Itindi niya yung proyekto niya dahil pumaloob siya sa pagkapangulo. Di ba? Hindi, buhayin natin si Cory. Pagalitan natin. Ay, sumalangit na ang kaluluwa mo. Binapagalitan mo pa, patay na yung ali. Kahit na yung anak, wala na nangyari. Itakilang Pinoy. Hindi naman, in fairness kay Pinoy, may meron din naman siyang nagawa. Kaya lang, In fairness kay Pinoy, marami rin naman nagawa. Pero, ang kasing masama, yung MRT3, tirik ng tirik, pero wala siyang action. Mabagal naman. Tapos nakita mo, dami niyang pinatigil na proyekto, no? Mm. Katulad yung mga Laguna Lake Dike Project. Ang laki din yan, ha? Ang in-implement lang niya yung naiyaks na pang para sa may kotse. Yung para sa mass transit, yun ang hindi niya in-implement. Pareho sila ng nanay niya, eh. Wala siyang ano sa mga ordinaryong tao. Kaya, kayo, ha? Magbago na kayo. Ayan. Pag-uwi ako dyan kay Pangulong Duterte kasi pangmasa yung proyekto niya, mass transit. Yan, yung rail papunta sa Tarlac. Sa ano pala, sa Clark, di ba? Ay, yung mga gagawin na subway dito. Yung kanyang Mindanao Railway. Pangmasa yan eh. Pangmaramihan eh. Totoo yun. Ngayon kung flyover lang papatayo mo, although kailangan natin yan, eh pang may kotse yan. Diba? Kaya panalangin natin si Pangulong Duterte na huwag magkasakit. Huwag magkasakit. At maging laging ligtas. Huwag tayong iwan. Huwag magsasakit ang tiyan. Kulang kasi sa pagtingin eh. Hindi kasi sobrang sipag ng pangulo sa to. So, sabi ko nga dapat siyang uminom ng honeybee, ng honey, di ba? Maski meron na siyang honeylet, dapat meron pa rin siyang honeybee. Classmate, papatigas daw yun ng muscle. Ano bang sikreto mo? Diet abs lang yan. Blood control. Diet abs lang yan. Dalawang araw na, matigas pa ba yan, ha? Masarap dito sa Kakampi Online, eh. Oo, medyo dito, ano eh. Pwede tayo makapagbiro, di ba? Sa ibang istasyon, mahirap magbiro, eh.
masuspindi tayo. Seryoso yun. Kami-aki. Ito talagang welcome ang mga mga biro, mga joke. Oo. Okay. Eh mga ibang wala bang magpa ano magre-report sa ating mga guwapo na reporter? Wala, tine-text ko nga eh. Eh si Juan buhat nung mawala yung landline na telepono. Naghahagilap daw siya ng matatawagan. Budok. Si July, oh. Si July, ito si Ernie. Si Ernie, eh, maintindihan, pasulput-sulput. Parang ano? Parang kabuti. Bale, baka na ano lang, naulanan lang. O naambunan. Ay ano. Tuloy lang kwento ang partner. Ay ano naman ang Oh, yung ating mga ano, yung mga public service natin partner. Meron nga pala tayong engineer na kuan, yung tawag dito. Yung mga gustong mag security guard. Pabait lalaki. Meron tayong pwedeng ano no, meron tayong training na libre, partner. Libre yan, ha? Hindi test na. Hindi ano to, ang magbabayad nito DSWD. Pero ito yung mga talagang walang kakayanan na ano. Hindi maganda. Bayad na gustong mag-security guard mula training hanggang uniform. Pati license. Ha? Yun yung mga proyekto yun ng mga bawat bayan sa mga LGU. Tapos through in coordination with DSWD. No? Tapos pag nagkaroon ng mga license, saka no, pwede natin i-forward naman doon sa mga kaibigan natin na may agency. Sila ngayon ang mag-dispatch. Di ba maganda yun, partner? At saka, of course, yung ano, yung gusto mag-abroad, katulad ng kaibigan mo, di ba, sa Taiwan. Taiwan, no? Factory worker. Oo, kung masi sa Hong Kong. Meron no? tayong mga gustong interesadong makapagtrabaho sa Taiwan bilang factory worker. At least, high school graduate lang, oh. Tapos kung mas mainam yung nakapagtapos ng test sa electronics, yan. Saan yan? Sa? Okay. Ayun pala. Hello, magandang hapon po. Opo, magandang hapon. Sino po sila, sir? Si Oscar de la Cruz po. Sir, kamusta naman po yung traffic ko ngayon araw na ito, sir? Sa ngayon. Hello, sir. Hello. Yeah, dito po sa Kakampiyon online si Dan Zulueta, Paskin na tigil at Engineer Willie po ito. Opo, magandang hapon. Kamustahin po natin yung ating lagay ng trapiko sa kapaligiran ng Maynila, sir? Apo, bali sa may southbound lane po muna tayo ng C5 dito po sa may parte ng Katipunan na tiling malawag pa po ang usad ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may parte ng Libis. Moderate traffic naman po ang mararanasan pagsapit natin ng Green Meadows hanggang dito po yan sa may parte ng Ortigas Avenue. Muli naman po nuluwag yan pagsapit natin ng Julia Vargas at magtutuloy-tuloy po ang magandang usad yan hanggang dito sa may S-Lex. Kabilang bahagi naman po ng C5 sa may northbound lane, wala po tayo namumonitor na pagbabagal simula po rito sa may exit ng S-Lex patungo po rito sa may parte ng Bagong Ilog. Moderate traffic naman po tayo sa Melanusa patungong parte po ng Julia Vargas. Pakalagpas naman po ng Julia Vargas, wala na po tayo namumonitor dito po sa may Ortigas Avenue patungo rito sa may Aurora Boulevard. Pagsapit na po natin ng Ateneo patungo po rito sa may Miriam College. Makakaranas po tayo ng pagbabagal, makalagpas naman po niyan sa may parte ng Sip Garcia, malawag ang usad ng mga sasakyan patungong Commonwealth. Kabilang bahagi naman po, dito po sa may EDSA, sa may Southbound Lane, Balintawak, patungo po rito sa may West Avenue, sa may Quezon Avenue, hanggang dito sa may Timog, makakaranas po tayo ng maluwag na usad ng mga sasakyan. Pagbabagal lang po yan, pagsapit natin ng Monte Debidad, patungo po rito sa may Rochester. Makalagpas naman po ng Ortigas Flyover, muli po tayo makakaranas ng maluwag na usad ng mga sasakyan patungong Shaw Boulevard.
Pangalagpas naman po ng Show Boulevard, yung parte po ng Reliance, moderate traffic towards po ng Guadalupe. Makalagpas naman po ng Guadalupe, yung parte po ng Estrella, na tiling maluwag ang usad ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy na po yan, patungong Rojas Boulevard. Makalagpas naman po ng Rojas Boulevard, yung parte po ng northbound lane. Ito po sa may parte ng Rojas Boulevard towards po ng Magallanes, makakaranas po tayo ng maluwag na usad ng mga sasakyan. Ito rin po sa may parte ng Ayala, patungo po rito sa may parte po ng Kalayaan, na tiling maluwag pa rin po ang usad ng mga sasakyan. Sa pagsapit naman po ng Guadalupe, muli po tayo makakaranas ng pagbabagal. Tuloy-tuloy po yan patungong Ortigas. Makalagpas naman po ng Ortigas, yung parte po ng White Plains, wala na po tayo namomonitor na pagbabagal. Tuloy-tuloy po yan patungong Balintawak. Ayan po muna ang huling lagay ng trapiko mula sa MMDA Metro Base, Oscar de la Cruz, nag-uulat. Okay, maraming salamat po, Mr. Oscar de la Cruz. Thank you, Katoto. Hindi masyado matrapik, partner. Oo. Oh, kaya pwede tayong umikot maya-maya. Huwag nang paabot ng alas 4 alas 5. Sigurado may kalalagyan tayo dyan. Malamig naman yung lugar na paglalagyan mo. Ayun lang. Ayun. Wala rin ka. Kasi pag gandang oras, alam ko, nasa mabubuting maganda na katayuan mo. Marami ba? Na, ano yun? Waze? Ano to yung blue, ano? Google Map. Oo. Oh, kasi yan ang ginagamit ko. Google Map. Pag binuksan mo yung Google Map mo, makikita mo na yung mga pula na kali. Saka so, partner ha? Oh, at least alam mo na paano umiwas. Malaking bagay partner yung Uber at saka Grab partner ha? Di ba? Well, Katulad halimbawa tayo, medyo ano, instead na, di ba, Makati, mahirap, minsan mahirap pumarada, di ba? Saka yung mga nagmamalaking taxi driver. Yung mga mahiyabang na abusado. Ikaw pa, partner. Ayaw magsakay, di ba? Minsan ba ikaw nakaka-Uber o Grab? Ala, hindi pa ka, naman. Hindi pa na ako rin. Pero alam ko yung safety-wise, yung convenience, nandun eh, no? Tsaka yung professionalism, no? Oo. Nung, tsaka talaga kasi naka-record dyan, di ba? On the part naman ng ano ng mga driver, medyo safe din dahil walang parang hinahawakan halos to eh. Di ba, engineer? Oo, sa card ginagawa. Credit card, oh. Kaya napakaganda na nakarating dito yung Uber na yun eh. Original yata yan, partner, sa Europe eh. Tama ba? Sa US. Sa US. Ikaw, partner, maganda negosyo yan, ha? Wala na yung ating background, ano, Alen? Parang malungkot magsalita pag wala yung background. Ano tumatawag? Mag-alis na mo, partner, kundi pag-uusapan ka namin dito ng engineer. Wala ka bang gustong i-discuss sa engineer? Alam mo, na-miss ka namin, na-miss kita eh. Oo. Well, talagang ano, no? Katulad niya, no? Medyo, yung pagkakaupo ka na to, medyo, masakit na. Oras to, pero kailangan nating gampanan yung ating, ano, sa maging masayang programa dahil talagang, ano eh, namimiss ko yung programa, paano eh, masaya. Siguro mo, ilang taon tayong ganito. Oo nga. 5 years na tayo, July 17. So ano bang plano? Dapat eh, paigtingin, ano, pagbutihin natin, di ba? Dapat may critic tayo, Mr. Equalizer, eh, para, ika nga, ma-improve natin yung ating ginagawa, di ba? Siguro, si Mampe, ilingin natin si Mampe ng critic. Yung para, opinion, ano, diba? Yung mga kanilang inputs to. Inputs, ganyan. Pero, alam mo, natutuwa ako, sabi ni Mampe, sabi niya, kung hindi lang daw tayo nalilit, hindi na daw na nalilate. Ang dami pa naman ng ano. Ang dami pa raw naman na ano, nanonood sa atin. May comment pala ako sa ating account, ano? Mm. Kailangan ilagay sa public kasi hindi may share. Naka-personal yata, dapat naka-public kasi but, lagi. Okay na, yun. Kasi tinignan ko, bakit 38 lang yung nag-share, 45 lang. Dapat yan, libo-libo na nung araw tayo.
Diba, nung pero araw, ano pa lang tayo? Libre na yung nagsaya. Nag-isang taon pa lang tayo nung ano rito, June 1st? Na, pero ibig sabihin ako, ha, meron akong 5,000 kaibigan, meron akong dun sa isa kong account, meron ganun din. Talaga mo lang na maski 10% lang yun, eh ano na yun? Sa Talakayang Pinoy account natin, ilan na tayo? 25,000 diba? Oh, kaya nga. Eh kasi nga dahil naka-private, naka-personal. So lagi nating ilagay sa public, public oh, para open lahat lagi. Lahat ng gustong naghahanap ng balita, di ba? Ayun. Ayusin pa natin 'to. Actually may mga proposal okay, mamali mo ma-implement natin, no? At itong buong kwarto na 'to gagawin natin studio na 'to, buo. Di ba, ma'am? Ayan, may message yata si Miss Nenet. Oh, Nenet Ortega. Nenet Ortega. Hi, Miss Nenet Ortega. Tsaka si Cecil Carpio. Cecil Carpio. Bolios. Oh, sana Rebolios, sa, nilalagay nyo rito kung sa, taga saan po kayo, ma'am. Para mas ma-appreciate natin hanggang saan may nanonood sa atin. O doon sa mga magpapabati, oh, ipakilagay lang ko saan ang lugar po ninyo. Okay. Imagine mo yan, no? Dami nang nagpapabati sa atin. No? Dati, nagpapaload na tayo, wala pang ano. Wala pang nagpapaload. Wala pang matawag. Diba? Anyway, so, ano pa, ano pang bagong doon sa sagip? Ano? Anong mga pwede mong i-share mula sa sagip? At doon sa programa ko naman sa sagip tuwing Sabado yan, 3 to 4 p.m. sa AAP Radio, Katropa Radio. Kasubay pa yun. Kampaginaldo. Oo, sa Kampaginaldo. Department of National Defense. Oo, sagip ng bayan. Public service, news and public service po yan. So, pwede rin yung pumapanood dyan sa, i-search nyo lang sa Facebook Live, Katropa Radio. Ay, tama, Katropa DWWD at sa U-Streaming, www.dwd.com. Hirap tandaan, ha? At saka doon sa 11:34 sa inyong dial, no? At talapihita ng inyong mga radio. Sagip ng bayan! Yan po ang ano. Public service po yan. Yung mga gustong magpatulong, no? Sa trabaho, tulong sa mga medical, mga legal, inaccommodate po natin para ma-endorse po natin sa tamang departamento. Okay. So, magkakaroon po ng extension dito yan. Parating na nga yung aking kwan, paano daw si June. Baka mamaya yung kasunod ng program. Kasunod na oras. O yung kumusta naman yung ano, yung mga tungkol sa inyong ano, engineer? Dun sa mga seminar mo dyan sa kwan? Sa Quezon City yung ano? Ah, oo. Alam ko naman, tuloy-tuloy yun. Kasi andun na yung advocacy na MEPS, no? M-E-P-F-S, Engineer Center, no? Mm-hmm. Ito'y sinimulan natin 3-4 years ago, no? At ako dati may personal na advocacy na. Parang yung aking experience for the past 42 years as a professional, gusto kong may bahagi sa aking mga kapatid na mas batang mga professional, no? Karamihan kasi ng mga nakita kong mga sinaunang mga professional, eh yung mga kaalaman nila, nilalagay nila sa libro, tapos binibenta yung libro nila. So ako naman ang sabi ko, pwede namang isulat at ibenta, di ba? Tama, oo. Pero sa akin, ilibre ko na lang. True seminar. Kaya true seminar, oo. Eh lang, siyempre doon sa pinagsaseminaran, meron namang upa doon sa aming kwarto doon, di ba? Malaki rin yung espasyo at may magbabayad ka rin ng kuryente at kunting tubig. So may kunting fee. So may kunting fee. Pero kung talagang attend ka lang na gusto mo lang malaman, matuto, walang bayad dyan. Meron pang libreng biskuit at kape. Oh. Pero kung gusto mong hingi ka ng certification doon, ayun, may bayad na 250 pesos. Ay na, minimal. No? Minimal lang. Pero so, intention nito para matulungan yung mga bata nating mga kapatid na professional. Tapos so, balik sa inyo, matindi. Well, ang balik sa bansa natin kasi gusto natin na yung Pilipino professionals at engineers ay magiging mas magagaling pa sila kaysa yung mga iba. Kunyari, mga Vietnamese, mga Thailander, mga Malaysian, Cambodian.
Gusto natin na may kapatid natin dito ay mas magaling. So, aangat yung bansa natin dito sa bukas nito, Mr. Equalizer. Okay, papasukin natin si Ernie Buwan. Ah, Katoto. Buhay ka. Yes, maraming salamat sa inyo, no? Katotong Dal Solveta, Katotong Paski at Engineer Willie, no? Oo. Minabuti kong tunguhin ang bawat police station. At dito nga, ay marespeto naman tayong tinanggap nitong mga kapatid natin sa pambansang pulisya. Kaharap ko ngayon yung isang police woman natin na nagnangalang P.O.2 Nana, no? At dito ito sa lugar ng Station 2. Headed by Police Superintendent David Pascual Santiago III, ano? At kanina lamang ay kausap ko itong si Police Inspector Moises Reyes, ano? At ito kaharap ko ngayon ay si P.O.2 Nana Jennifer. Okay. At kasama rin dito si ano si PO1 na Dipon, ano? Meron lang akong katanungan sa kanya bilang siya ay nasa hanay ng pambansang pulisya at sasamantalahin ko napakakataon. At in-introduce ko nga yung ating programang Talakayang Pinoy bilang Mr. Don Salveta at Engineer Willie at Kapasiti Katotong Natividad. Eto siya, kaharap ko siya ngayon, ano? Hindi ko nahaba na sasabihin ko. Magandang tanghali po sa inyo. Si ito po yung Talakayang Pinoy Kakammpionline na kung saan ay kumukuha po kami ng updated regarding sa inyong police visibility. Magandang hapon po. Ito po siya. Sige, panel. Interview mo nga, panel. Magandang hapon po. Ako po si PO2 Jennifer Nana na taga PS2 Moriones. At ngayon po ay kasalukuyang aking kaharap po ang action balita ay Talakayang Pinoy. Talakayang Pinoy po kami, ma'am. Sa Kakampi Online. Hello po. Dito po kami sa Talakayang Pinoy. Hello. Sa Kakampi Online po. Hello. No. Katotong, baka meron kayong katanungan sa isa nating policewoman na binanggit ko na nga itong si PO2 Nana Jennifer. Medyo lakas lang natin yung ating voice at para ma-pick up niya. Sige, si partner, kabisado niya yung mga lugar niya diyan sa Kwan. Sige. Ano lang, baka may katanungan kayo sa kanya. Sabat ka, kakahanga-hanga itong mga policewoman na ito at minabuti kong tunguhin directamente dito sa kanilang tanggapan, ano? Ito, ibabalik ko ang linya ng komunikasyon sa kanya para may mga katanungan kayo ay masagot niya. Sige. Okay. Si P.O.2 Jennifer ba ito? P.O.2 Jennifer. Apo. Nana. Apo. Magkana ka ba ni dating director? Apo. Ni MPD. Director Nana. Mm-hmm. Apo. Si Kwan, kasama niyo ba ngayon dyan? Si Major Gilbert Cruz. Ay, si Sir Cruz po. Ay, wala po. Sa ano po kami? Sa station po, sir. Station 4? Station 2 po, sir. Station 2. Dyan sa may Mary Johnston. Moriones. Sa may simbahan ng Santo Niño. Apo. Saan ka ba nakatalaga? Sa PCR? PCR sa ka ba? Sa PCR po ng PS2 Moriones, sir. PCR. Sinong happy natin dyan sa PCR? Sa PCR po ang aming butihing happy ay si Kapitan Moises Reyes. Moises Reyes, ang station commander, yung dati... At ang aming station commander po ay si Police Superintendent Santiago Pascual III. Dating galing sa Tres. Opo, dating galing po siya ng Quiapo. Yun nga, sakop ng Tres yung Quiapo. May katanungan ka pa na tungkol sa operation nila. Kamusta naman yung community service natin, yung PCR? Mabuti naman po. Marami po kasi kaming na-accomplish ngayong mga buwan. Aba, maganda. Kung, tulad po ng ano, ma'am? Kontra-droga po, sir. Puro kontra-droga. So ano po yung nangyari, ma'am? Mga huli po o may, ilan po yung napatay? Actually, sir, hindi po kami pumapatay, sir. Hindi na po. Sorry. Kami po ay, sir, ano po tayo? Rehabilitation po. Rehab. Opo. Doon po ang pasensya priority na, natin, sir, sa bibiro mga lang po, ma'am. Bibiro lang po ako, ma'am. Sige, pagka may mga magaganda kayong accomplishment, balita natin kung gusto. Bukas po ang ating radio station. Station po. Ano?
Okay, sige po. Bigyan ka namin ng ilang segundo. Hello, mga katoto. Hello. Eh, kaya ko kinuha itong ating kababaihang excuse me, policewoman. Inihikayat nila sa buong komunidad na mag-isa sa 22nd Police Community Relation. Bigyan natin ito yung month of 2017 na may temang Police Community. Ayun, bigyan natin pagkakataon kay ma'am para kaya nga eh kaharap kanina si Nana si itong ang si Pioto Nana na police woman ito. At dito nga kay Police Superintendent Santiago de Pascual III ay humihikayat nga sa buong komunidad na nasasakupan ng kanilang istasyon na sa kasalukuyan nga makiisa sila sa nasabing nabanggit kong sharing ng pagmamahal sa bawat mamamayan, ano? Taking responsibility, taking action in unity. Bigyan yan ang panawagan ng nasabing hepe. Ernie, bigyan mo ng pagkakataon na, ano, na manawagan. Okay. Mawalang galang po sa inyo, Pioto, na ano, manawagan ka sa ama ng programang Mr. Dan Solveta sa Talakayang Pinoy. Ito po siya. Hello, ma'am. Hello po. Ma'am, manawagan na po kayo doon sa inyong community. Apo. Para masuportan po yung ano. Apo. Sige po, nasa inyo pagkakataon. Kami sa buong komunidad na makiisa sa 22nd Police Community Relation Month 2017 na may temang Police and Community Sharing Responsibility, Taking Action in Unity. Maraming salamat po. May tanong po dito sa inyo, ma'am. Hala na, katotong Don Solveta. Hello, katotong, partner. Katotong Pasko Natividad. Partner, sandali. May nagtanong kasi doon sa ating mga nanonood, ano? Gusto natin itanong kay ma'am. Okay, babalik ko ulit sa kanya. Ito, ang komunikasyon. Ma'am. Hello, ma'am. Mayroon po kasing katanungan dito yung mga isa sa ating mga taga-subaybay. Hello po. Ma'am, may mga katanungan po doon sa mga taga-subaybay po natin. May tanong po dito, hindi po ba daw kayo masyadong mahigpit sa inyong mga pamamalakad diyan sa ano? Kung tungkol po sa pamamalakad po sa station namin, sir, under ng ang laban sa droga, tayo po ay nakikiisa sa pagsugpo ng kontra droga sa pamamagitan ng mga voluntary surrender namin na pumupunta dito sa istasyon. Opo. At inaano po namin sila, kinakausap po namin sila para makiisa sa proyekto ng PNP. Opo. So, yun po ang mga kasalukuyang ginagawa niyo tungkol din sa ano, sa droga. Opo, sir. Okay. Salamat po, ma'am. Okay, sir. Thank you din po. Hello. May tanong pa si partner Pasky po. Yan ang kanila panawagan, katotondo sa Don Solveta, no? At katotong Pasky at Engineer Willie, no? Yung termino na humihikayat sa buong komunidad na makiisa sa 22nd Police Community Relation month of the 2017 years na may temang Police Community. Okay. Ilan lamang yan sa napakalaking bagay na makadaupalad natin itong ating policewoman, itong ang si Pioto Jennifer Nana, ano? At itong si Police Inspector Moises Reyes at ganun din si PO1 Dipon at PO2 Gonzales sa kanilang tanggapan. Okay. Mali tayong babalik kapatid na Don Solveta sa pagbibigay ng ilang pang detalye na ginagampanan ng ating pambansang pulisya at napakalaking bagay na makarating sa ating programang Talakayang Pinoy, lalo na ikaw ang ama ng programang ito, ganun din sa ating mga katoto. Bibito muna ako. Pansamantala sa tanggapan po naman ng Police Community Relation ng Station 2 na pinamumunuan po ng kanilang butihing karnel na si Karnel David Pascual Santiago III. Ito po naman ang inyong lingkod, Ernie Buwan reporting. Salamat, Ernie Buwan. Okay, ito ba? Ito, kilala niyo ba ito? Senator Richard Gordon, partner? Ito yung message ni ate. Ba, mayaman niya, kilala niya. Inanunood sa atin si Richard Gordon. Totoo ba ito? Talaga ha? Totoo yan. Magandang hapon po, Senator Richard Gordon. Maraming salamat po at sa panonood sa aming maliit na programa. At ito yung pahatid ni Richard Gordon sa buong mundo ha.
the whole world is unanimous. Our man won, which is Manny Pacquiao. Paano? Oh, okay. And we are confident he did. So talagang ano, kinilabutan ako doon, ha? Doon sa... Yan, liwanag naman talaga eh. At talagang sabi nga, tama, tama ka, Mr. Senator Richard Gordon. Richard Gordon. At, the future president. Talaga, ha? Kasama natin yan sa PCGA tsaka sa Red Cross. Ah, kaya pala. Si Richard, Senator Gordon. Kaya pala nanood si ano, Senator Gordon dahil sa'yo. Kasama natin yan eh. Okay. Sige, at anong oras? Kaya, Senator, oras natin, ha? Sandali, ha? Ano bang oras natin? Tama may relo natin? O, 10 minuto na lang, oh. Kalalagay lang ng baterya niyan. Bago mag-alastres. tama ba? Ko talaga inaasar mo si ano si Allen talaga. Dela bakante yung baterya. Sipin mo naubos natin yung dalawang oras. Dalawang oras ng pagano lang. Kay ikaw partner, paano mo inuubos yung ano? Ha? Pag wala kang kasama rito. Pwede. Paano mo inuubos yung dalawang oras mo? Tulad nyo, kwento rin ang kwento. Tinatawa na mag-isa sarili. Pag mag-isa siya, wala siyang tawa eh. Hindi ka tulad pagtatlo tayo, nakapagbiruan, di ba? Oo. Maganda yung may... Ano nakakapano dito eh. Maganda yung may katatlo. Aba, si... si Pasky pala, matinding bumanat. Pambihira talaga. Pag hindi tumatawa. Kasi, pag wala ka dito, wala tayong tawanan eh. Kaya talagang itong grupo natin talaga, Panet. Eh, bagamat may mga, ano eh, meron tayong mga handicap minsan eh, no? Oh. Eh, pilitin natin, no? Mabuhay itong programa. Maraming salamat siya sa dalawa at talaga pinagtsagaan yung ipagpatuloy ito, no? Wala ka ng pagkakaabala, kundi ito eh. Nalilate ka pa? Sabi nga ni Mampi, ewan ko ba sa dalawang yun, hindi ko na oras darating. Hindi magkatugma yung oras. Dati, alas 12 yung programa natin para. ang hindi natin magagawa yung ano yung phone patch, dapat siguro improve natin. Yun. Pagka ganun na hindi tayo available, pwede tayo mag-phone patch, di ba? Yun, partner. Oh. Anyway. Kaya lang, dapat dalawa yung ano natin. Pero meron dapat nandito. Standby tayo yung saksakan na dalawa. Para, alimbawa, dalawa kayong wala. Malamang ganun mangyari. Pag ako na mag-isa rito, kayo nasa labas. At least, ha? At least, utay-utay, ha? Na nabuo natin yung 5 taon, partner. Bay, mahirap bunuin yun, ha? Mahirap talaga. Lalo kung wala ang katabi. Eh, talagang ano, pag wala kayo, talaga mapipilitan ako si Mampe. Paupo dito. O kasi Ami. Ha? Sabi naman ni chairman yun eh. Gusto nyo akong makakatandem dyan eh. Walang problema. Oo. Katulad kanina si Kaloy. Eh nakita ko, pagdating ko, katandem naman. Si Japanese Pinoy. Mm-hmm. Japanese Pinoy. Oh, hindi ko na napagkikita ano ba, Japanese ba o Chinese? Ha? Chinese. Mestizo yung Japanese din yun eh. Ayos eh, masaya naman. Dati pala siya sa ano, Radyo ng Bayan. Okay, alam mo, marami pang ano, improvement tayo magagawa sa programa. Yun nga lang, kailangan talaga ng oras eh. Medyo talagang, di ba? Kung bibigyan ng oras, kaya alam, yun ang wala sa atin, partner eh. Yung oras. Talagang kahit oras nga ng programa, nakukuha pa eh. Ay nga, na sobrang kwan eh, no? Oo, lalo na ikaw, ang dami mong appointment na babae. Umaga pa lang eh. Sa gabi yun, kung ano. Sa araw na, puro. Hindi, sabi ni engineer. Hinahamak. Sa gabi yun, pag naniningil na, appointment yun. Sana. Hindi, pag na, alam mo si Mrs. Pagka na-meet, may pamimit sa akin, Mrs. mo, ha?
Tuturuan mo po yung Facebook Live. Baka marami kang makakwento, ano? Oo. Anyway. So, at least, napakasaya ng araw natin, partner. Buti nakompleto tayo ulit. No, para... No. Eh, nung, actually, nung Lunes, kasalanan ni partner to nung Lunes, sige, wala ako. Bakit naman? Tinawagan ko ng Linggo. Oo. Partner, bukas, andun ako, ha? Eh, dumating naman ako. Hindi. Hindi, baka walang pasok bukas. Ah, hindi. Totoo. Ano, kinukumpirma natin. No? Ramadan. Eh, si ma'am, tinatawagan ko naman. Wala rin siya magod. Hindi, kinansel ko na. Inabukas. Pupunta na si engineer. Laging may pasok na. May pasok na. Except... Maski holidays. Eh. Sunday. Except Sunday lang. Except... Saturday, Sunday. Meron? Hindi sumasagot si ma'am? Wala. Saturday, Sunday. Oh. Okay, so malinaw yun, ha? Kaya huwag kayong manunood sa mga ating nanonood. Huwag kayong manunood ng... Ang balikan nyo na lang yung ano, sa YouTube. Tsaka yung mga ano... Hindi, sa Facebook, di ba? Sa Facebook, oo. Oh. Balikan nyo. Facebook lang. Mm. Kasi puro panyan, eh. Okay, hindi mo nakal... Maraming salamat, oh. Ang dami yung... Replay. Sumubaybay sa atin, no? Oh. At sana, wag, manatili ko kayong sumubaybay tuwing Lunes at Miyerkules. Oo, lalo na si Lenny, di ba? Si Lenny. Oh, saan mo ba namin itong si Lenny? Sa tunay. Si Lenny, kaya kilala ko niya. sabi ko na, ito lahat pinatatawa pa, puro kakilala. Si Dang, ito, saan mo namin ito naman ito? Oh, yeah, si Kagawad. Sabi ko na eh. Si Ortega na yun eh. Talagang, habang wala ako dito, itong mga to, pakinggan nyo ako. Panoorin. Subaybayan nyo kami. Eh, di ba, nadidinig naman nilang lahat. Subaybayan nyo kami. Bilib talaga si Ma'am Fe sa atin. Bakit? Ang dami nanonood sa iyo, partner. Puro babae pa. Natahilig dyan. Natatawa si Allen sa atin. Ah. Uy! 2 minuto na lang. Ang hirap talaga mag-antay misa ng oras. Ano? Babatiin nga pala. Nakalimutan kanina yung grupo sa Rotary Club. International District 3810. Si Miss Lisa Villa sa inyo? Sa inyo ba yun? Lisa Elorde. Si Lisa Elorde ngayon ng DGE. Ibang Lisa naman yan. Si Lisa Elorde, siya yung nanalong kwan. DGE. Bumalit kay parang Ernest. Siya papalit. Okay. Siya parang DGE elect. District Governor elect. Yan. Yan po yung... Pero si nababasa ko sa, si Miss Lisa Villa Senior sa tourism ng Manila. Oo. Siya pa, outstanding Star Rotary. Star Rotary. Sa Ermita. Oo. Nandun ka ba nun? Nandun ka ba nun? Wala. Patawa ka nang Hindi, yung sa programang yun, naniningil ako noon. Pero sa Ermita lang pala yun. Hindi pala buong 38. Sa kwan lang niya, sa club. Sa club lang nila. Alam ko yung lahat ng... Sa international? Sa district? Oo, hindi pala. Sa Rotary lang nila yun. Lahat ng award, magandang hapon, Miss Lisa Villa Senior. Di ba mayroon tayong award nights? Sa mga Rotary Club. Sa Rotary, bago matapos yung taon. Lahat ng award napunta sa kanya. Ayun, bibigyan ng award talaga. Kasi maganda to si parang Miss Beauty, Beauty Junta. Alam mo yung award naman, depende rin sa activities ng bawat Rotary, ganun. Hindi naman na... Hindi pa ganda. Masipag ka, maganda yung mga activities mo. Marami kang award. Kung ano maging presidente ko. Ikaw pinakamaraming award? 28 lang.
28 na what? Walang wala. Kaya naman ano? Kaya naging double wall ngayon ng pader ko sa opisina. Oh. Eh, puro award ko sa Rotary. Pinagkakabit ko rin sa pader ng ginagamit ko opisina sa bahay. Yun ang mga legacy mo. Okay. Ayun. Sumabro tayo sa oras, partner. Oh, sige. Extra na. Ayaw natin sa gusto. Kailangan magpaalam na tayo, partner. Abay, eh, kailangan nyo. Kailangan natin ng itong namimiss kong extra pare natin. Eh. Paalam lang sa programa, ha? Pamaya, tumuloy ka. Meron okay. Pa sa'yo dyan sa likod mamaya. Okay, tatapos naman po isang oras nating talakayan at hundahan. Huwag po sana kayo magsasawang subaybay sa amin tuwing linggo. Sa ganiting oras at himpilan, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa isang araw niyong pinahiram sa amin. Maraming salamat po sa mga biyaya ng buhay na pinagkalob niyo sa amin sa araw-araw. Sana kayo magsasawang patawarin ang aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal, pangunawa, pagtulong at pag-abay sa amin. Nawa po ay baspasan ninyo ang programang ito po kung patuloy na makapaglingkod sa inyo sa aming kapwa. Lahat po ng papuri at pasasalamat ay sa inyo itong aming samo. Dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus sa magitan ng inang Birhing Maria. Amen. Ito po ang inyong kaibigan, Mr. Equalizer, Dan Sulweta, nagpapaalala tayo'y pantay-pantay sa batas ng Diyos at ang tao. At ipaglabang po natin ang matuwid. Ang inyo pong katoto, paski na dividad lang po. Isang paalala na hindi dapat makalimutan, lalo sa mga kabataan. Walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. At magbayad ka ng utang. Tapos Engineer Willie Juan, pagpatuloy natin ang wagas na paglilingkod sa ating mga kapwa at ang Panginoon ang bahalang magbalik. At tinataas natin lagi ang ating Pangulong Digong. Lahat ng mga nandyan sa Senado, sa Kongreso at mga nasa iba't ibang makabinete na sana'y bayan at gabayan sila ng Panginoon para sa ikaunlad ng ating bayan. Amen. Okay, sa ngalan ng ating magaling masipag na technical engineer na si Alan Soto, hanggang sa susunod na Miyerkules, ay tama, Miyerkules, no? Magkita-kita po tayo. Mabuhay ka, Pilipinas! Patungo sa nang isipan at mararating mo kay ganda ng buhay sa mundo. Nakita mo na ba mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalaganang talisa pa imulat ng iyong mga mata. Sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta.